Hello guys! Good morning, good evening at may galaw shoutout po sa inyo lahat. At muli, nagbabalik na naman ang yung lingkod Bonita Pilapil. So ayun na guys, at bigay tayo ng reaction dito sa upload po ni Kalinga Prab patungkol dito sa girlfriend ni Kuya Will na ito na nga at lumantad na. Akalaan nga naman ninyo yon at mukhang Amerikana. Napaka-mistisa, napakaganda. At ang katawan niya, yung height niya ay kahit hindi siya tumatayo ay mukhang pang-mall. So ayun na. At tara, samahan niyo muna ako na panoorin natin yung video clip po ni Kalinga Prab. At sa mga gustong makapanood po ng kabuo ang video, maaari niyo pong puntahan sa YouTube channel ni Kalinga Prab sa mga hindi pa nakakapanood. So guys, tara, samahan niyo ako. Gaano niyo po kamahal si Kuya Will? Hindi ko masabi. Ay, hindi masabi. Okay. Sa bagay niya, total, dati mo na kayong magkasintahan sa base sa mga kwento ni Kuya Will, di ba? Alam naman ako, hanggang saan kita mahal, kahit sa bundok, kahit sa hirap. Oh, itong mga bata, gano'n rin po ang pagtanggap niyo sa kanya, gagaya po ba ng pagtanggap mo kay Kuya Will? Ay, kasama na yun kasi siyempre, anak niya, alam naman, ang siya lang. Kasi bahagi yung dugo din niya ito. Anak din naman niya ito. Lalo mamahali kasi bahagi ang buhay na ito. So yun na guys, narinig ninyo si Ate Christy at mukhang tinamaan talaga. Ay, hindi ko alam ha. Kayo na ang humusga kung talaga tunay ba ang pagmamahal niya kay Kuya Will. Di ba? Pero sinabi naman at yun naman ay sinasabi naman noon na matagal na meron silang relasyon. No, matagal na daw. Hindi ko alam kung talagang kayo na humusga kung talagang ang pag-ibig nito ay wagas, no? At yun na at sinasabi naman niya na ika nga ay ang pagmamahal niya ay tingnan na lang daw sa galaw, sa kilos. At hindi pwedeng sabihin sa pananalita, ika nga, at package deal, no? Mahal niya si Kuya Will, siyempre. Mahal din daw niya yung mga bata. O, di ba? Mahal din daw niya yung mga bata. Ay, siyempre, anak baga daw ni Kuya Will. At guys, sinasabi din ni tinanong ni Kalinga Prab na patungkol doon sa mga groceries na nawawala ay hindi naman daw niya kinukuha or inuwi kung saan niya dinadala, wala naman daw ganun. So ito na, at dito na tayo ano, at tayo magbibigay lang ng opinion, advice. Ang sagot sa akin lang, no, salamat naman kung talagang mahal mo si Kuya Will at pati ang mga bata, salamat. At nang sa ganun, merong mag-aalaga dito sa mga batang ito, no? At kahit naman si Kuya Will, hindi naman masyadong alagaan yan. At tukoy naman na niya. Ibig sabihin, gamay na niya yung loob ng bahay kung saan siya doon kakapa ng mga pagkain. Siguro, gamay na rin naman niya yung papunta sa banyo at para siya ay maligo o mag-CR, di ba? At yun na, ang sa ganun sa akin lang ay gulag. Kung talagang mahal mo si Kuya Will, ipaglaban mo at hindi ito nakabase ang pagmamahal sa kung anumang merong blessings na natatanggap si Kuya Will. Pero ang sagana sa akin ay, kung ikaw ay nasa bahay, ay ano pong biyaya ang papasok sa inyo, no? Tagapag-alaga ng bata, o nagbabantay ka ng bata. Pero paano po ang inyong panggastos, ang inyong pangkain, pambayad sa mga kuryente? Gayong ikaw ay nasa bahay at si Kuya Will ang nagtatrabaho, ay ang hirap magtrabaho ni Kuya Will. Bulag. Hanggang kailan? Na ito ay laging si Kuya Will ang maghahanap buhay, ikaw naman ay malakas. Malasanay kahit nasa bahay, ay ikaw ay gumawa din ng paraan na magkaroon ng pagkakakitaan. Di ba? Paano? Kung halimbawa si Kuya Will magkasakit at wala na ang mga tulong, ang kalingap na tutulong sa inyo dahil si Kuya Will ay ito na at ikaw nga ay mag-asawa na kayo. O sabihin na natin kahit hindi kasal, no? Ay paano? Kung yung aasahan mo lang ay yung kinikita o kung magkano lang yung mga nadidilinsya ni Kuya Will, ay saan po sasapat itong perang ito? So sa akin lang, habang ikaw ay nandyan sa bahay, nagluluto, nag-aasikaso, naglalaban, naglilinis, nag-aasikaso dito sa mga bata, ay bakit hindi ka po gumawa ng paraan na merong iba pang pagkakakitaan? Dahil total, ay nabanggit mo rin doon sa blog ni Kalinga Prab na kayo naman ay matagal na. No, matagal na kayong may relasyon, ay dapat po ay gumagawa ka ng paraan na merong pagkakakitaan at hindi nakaasa lang sa bigay ng mga vlogger na pumupunta dyan sa inyo. Ikaw naman po ay malakas, ay huwag naman din pakaasahan po si Kuya Will sa paghahanap buhay at alam naman nating bulag. Di ba?
Ikaw naman ay malakas. At ikaw nga ay kalakasan pa, ang iyong pangangatawan ay malangang sa akin. Ay kung sakali man po na hindi na kayo pasok sa kriteriya dahil si Kuya Will ay meron na bubuhay o meron ka sa kasama na at ikaw nga ay may asawa na, ay kumilos ka po kahit malang dyan sa tindahan o dyan sa bahay. Maglagay ka ng tindahan. Diba? Yung terrace yan, malawak yung terrace. Lagyan nyo lang na screen. Pwede kang magluto-luto dyan ng mga gulay-gulay. Meron kang sari-sari store. Diba? May mga tinda kang mga ilang pirasong mga gulay diyan o kaya luto. At dyan na lang bibili. Diba? Ganun sana. Huwag pong pakaasahan ang mga vlogger na pumupunta dyan para magbigay ng tulong. Diba? Kasi unang-una ay hindi sa lahat ng panahon ay laging nakatingin o nakamata sa inyo ang mga vlogger para kayo ay tulungan, alalahanin at abutan ng pagmamahal. Diba? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging ganyan. Balang po sana ay huwag magpakaasa at kayo naman po ay malakas, Ate Christy. So isip-isip po at hindi natin alam kung patuloy na kayo ay susuportahan ng maraming suporta. Suportahan man po pero siguro ay para lang sa mga bata. Dahil ang mga bata talaga ang priority po dito ni Bobby TV 143. At hindi ko lang alam dito kay Kalinga Prab kung ano ang plano. Pero sa gana sa akin, okay lang, sige, go lang na tulungan nila Bobby TV, nila Kalinga Prab. Pero sana po ay alang-alang na lang po sa mga bata. At yun namang kinikita o nadidilin siya ni Kuya Will. Pwede naman panggastos nilang dalawa, silang dalawang nag-iibigan, ano? At itong sa mga bata ay para na lang sa mga bata yung dadalhing ayuda. Pero ito na at ang kagandahan nito, at kung talagang tunay kang nagmamahal dito sa pamilya ni Kuya Will, hindi lang si Kuya Will pati yung sa mga anak, no, kung tunay kang nagmamahal, sana lang ipakita mo rin po na hindi lang po puro ang ibig, puro pagmamahal, at ikaw po ay naandyan lang sa bahay na kahilata o tagakain, o pagkatapos maglinis-linis, maglamba, ay tutulog na, kakain na, nakaupo na, naghihimoto na, ay hindi po pwede yung ganoon. No, kailangan kumilos po tayo, mag-isip, ay ako nga po eh, kahit nga po ako ay nagbablog na ang dami ko pa rin pong mga rakit-rakit sa buhay. No, hindi po ako masyadong nagpapakaasa sa kita ko lang dito sa pagbablog. Ako po ay marami pa rin mga rakit-rakit na binibenta. So, ayun na. At mahirap, paano kung hindi kasi sa lahat ng panahon ay lagi tayong merong taong andyan na handang tumulong sa atin? O merong mga nag-i-sponsor? Hindi po. Kailangan talaga magsumika po tayo. Dahil unang-una hindi lang ikaw at nandyan na. Ituring mo ng pamilya, nanay. O nanay ka na, anak ka na, anak mo na itong mga anak ni Kuya Will. Package deal eh. Diba? Pamilya kayo eh. Ilaw na tahanan. Hindi lang sa parang ikaw ay nakahilata lang dyan at pagkatapos ng linisin, intindihin. Siyempre, mag-isip din ng paraan kung paano kikita. Diba? Yun yung mga wise mom. O, diba? Ganun po. At mahirap eh. Kasi, ayun ko, kung marami nagsasabi na kaya ka daw nagtsatsaga at kaya mo raw minamahal si Kuya Will ay dahil sa ayuda. Pero ano ba ang buong katotohanan? Pero wala tayo, hindi natin pwedeng husgahan. Bahala na ang mga viewers na magsalita, no? So yun na guys. At siya ka pala. Sa mga gusto pong ma-monetize ang channel at kumita ng limpak-limpak na salapi, no? At yun na, sa mga gusto mag-umpisa na maging YouTuber, guys, PM nyo lang po ako para ma-monetize ang inyong YouTube channel, ma-hit ang 1,000 subscriber and 4,000 watch hour. Pag na-hit nyo na yan, i-apply nyo na kay YouTube. Pag na-approve kayo na ni YouTube, ang mga video nyo, i-on nyo na lang lahat ng dollar. Pag may nanood sa inyo, ayun po, dollar na po iyan. Oh, di ba? Buwan-buwan, papasok po iyan sa inyong bank account. Oh, yan na. At sa mga gusto pong maging YouTuber o maging vlogger, so guys, i-PM nyo lang po ako para matulungan ko kayo na umangat ang inyong subscriber and watch hour. So, mahirap, lalo na sa ating mga minamahal na kababayan na nandiyan sa ibang bansa, mga OFW. So guys, hanggang kailan kayo na magtitiis, no, na malayo sa piling ng magulang. So ayun na, sa piling ng pamilya, sa mga mahal sa buhay. So ayun na guys, at PM nyo lang po ako para matulungan ko kayo ma-hit ang 1,000 subscriber and 4,000 watch hour, at malay ninyo, eto na yung talagang tamang daan patungo sa kaginhawaan, di ba? So ayun na, PM nyo lang ako sa Bobby Vlog na naka white headband. PM nyo lang po ako at matutulungan ko kayo. So yun na guys, hanggang dito na lang. Ingat po kayo palagi, at sa mga gustong makapanood po ng kabuuang video, puntahan nyo lang po sa YouTube channel ni Kalinga Prab, at suportahan po natin ang YouTube channel ni Kuya Bal, ni Kalinga Prab, at ni Ate Edna. So ayun na, at thank you din pala, mega love shout out kay Tita Bing, Orbin TV. Salamat po, Tita Bing. Maraming salamat po. At
sa pagmamahal na ipinabot ninyo. Alam niyo na po kung ano yon. At kay Ate Babes Alascali Vlog, thank you Ate Babes. Maraming maraming salamat. Kay Ma'am Salima Panatek, ayan, mega love shout out sa you sis. Love you sis. So, ayan na. Ayan na guys, hanggang dito na lang. Mega love shout out sa lahat ng ating mga minamahal na viewers na patuloy at patuloy na nandiyan sumusuporta at hindi nang iiwan. Thank you. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At shout out na rin sa mga basher. Yan na. So yun na guys, hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi sa mga yung sulok ng mundo na roon. Mega love shout out po sa inyo lahat. Bye!